Nagising na. Kamusta? Pastor, naka-mute ka, Pastor June. Naka-mute ka. Yeah, good evening everybody. Welcome po sa ating, ano na ngayon, June 11, June 12 na dyan, Independence Day. Pwede nang kumanta si Sister Jo ng Ako ay Filipino. Hindi Dahil po, ano, iba daw. Ano ano yun, ba? ito yung bagong Ano kakantahin natin? mandatory. Kasama Ha? daw ng ano. Ano ito? Bagong Bahay Pilipinas kubo daw. daw. Ah, bagong ano, Bagong Pilipinas? Pilipinas. Oo, Ah, bagong may Pilipinas. bago ng Parang ano, ganun. may bagong team. Okay. So let's welcome sa ating host tonight na ay ano nag may dalang cookie siguro from UK to open us in prayer and then i-share na yung ating screen for our program tonight. Sige po. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, we honor you, we give you praise, Father God, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Father God, Lord. Bago po kami magpatuloy, nagpapakumbaba po kami, nagpapalinis po kami, Panginoon, sa mga nagawa namin, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo, sa mga nasabi namin, Panginoon, at sa mga bagay na dapat ay ginawa namin pero hindi namin ginawa. Lord, we ask for forgiveness, Panginoon. Yes, Panginoon. For all our unrighteousness, Panginoon, through the blood of your Son, Jesus Christ, who is our Savior and our King. Father God, we ask for the Holy Spirit to lead us to study your word, Panginoon. We thank you, Panginoon. At sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong opportunity na ibinigay niyo po sa amin para magsama-sama at mag-aral ng salita mo, Panginoon. We ask, Panginoon, the Holy Spirit to lead us, Panginoon, and give wisdom kay Pastor June as he share your word, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. We honor you. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, our challenge when I last visited you there in Ajman and even the last preaching I had here in Al-Ain is really yung it really boils in my spirit and God is giving us a direction, especially when the topic I shared is about occupy till he comes. So, ang pinaka OJT natin as student of the Bible bilang part po ng discipleship 101 is each one of us should have a group to care. So, ipagpipray natin yan. Whether you are going to meet via Zoom using this account, it is possible. Basta mayroon tayong kanya-kanyang care group dapat. Yun ang pinaka-reinforcement natin as we are going to make the church grow in compliance with the mandate of the Lord Jesus Christ that we have to occupy until He is going to come here on earth. So, from now on, ay ipagpipray na po natin yung mga souls na ibibigay sa atin ni Lord kasi si Lord naman ang magbibigay sa atin ng soul. Sabi nga, pray for the harvest and the Lord of the harvest sa kanya tayo mananalangin. Pinagre-ready lang natin ngayon yung mga harvesters, which is we are the harvesters, and then ang mangyayari nito, we are going to do the harvest. So today is June 11 and kindly press please and tomorrow here in the UAE and in some parts of the world they're already celebrating the 126th Independence Day. Pa-press tayo. Hindi niya pa nakikita. Pastor, nasa assignment na ako. Nawala yata si Pastor? Nawala. Oo nga, nawala si Pastor. Hindi siya ano eh, hindi siya stable eh. Hindi stable ang ano ang kanyang signal dito sa aking kinalalagyan. Siguro lipat nga ako sa unahan konti. Baka sa unahan stable doon.
Doon sa kapila, stable man saglit. Lipat-lipat tayo. Ito na. Lugas. Okay. Ayan. So this time around, makinig muna tayo doon sa assignment ni Sister Jo. Naku, pastor, pasensya na po. May na-research kayo? Nawala po sa isip ko. Yan lang, in passing lang kasi ang ginawa ko na pagbabasa. Pero yung ano. No problem. O next time, no problem. Let's press. Okay, next po ay, ayun. Kanina kasi, sabi ko, I don't want to oblige naman. So, I prepare a bit to so, speak. And ang speak po natin ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 29. Let's all read. The priests, however, were too few to skin all the burnt offering. So the relatives, the Levites, helped them until the task was finished and until other priests had been consecrated. For the Levites had been more conscientious in consecrating themselves than the priests had been. Okay, press again. There is a king we call Hezekiah. And I think the last time that I was sharing also about speak also about Hezekiah, but this time umatras tayo ng konti kasi yung pinaka-recent ko na share ng speak ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 30. So i-press natin uli, nandyan si King Hezekiah. Ang pinaka-important task niya is through his leadership, yung temple nagkaroon ng purification kasi there is like kung sa ano pa yan, sa tinatawag na chemical, may contamination of worship kasi kasabay nung katabi nung temple or even inside the temple, may mga uri ng pagsamba na hindi katanggap-tanggap yung Baal na worship na influensyahan. Siguro may altar din. In fact, kung mapabasa natin, even during the time of Gideon, nakikita natin na kung saan ginawa niya in the evening as per the directive of God na talagang tanggalin yung ano yung Baal altar at pinalitan ng ay yung binaklas yung altar ni Baal at yung Asherah pole ginamit uli doon sa tunay na altar ni Lord at yun mayroong burnt offering kasi during that time ay nahaluan na talaga ang worship nila sa one true God kaya ang task ni Hezekiah being king is very essential na pati religious responsibilities pinangunahan niya, pati priestly duty pinangunahan niya. At the same time, yung pang secular na leadership pinangunahan niya. But most importantly, he made sure na yung focal point of their origin as a nation ay he made sure na yung pinaka focal point ng kanilang history and even the relationship to God to which they really are being called to worship in a purified way, pinangunahan ng hari. At this is during the time of Hezekiah. So let us press this. Mababasa natin dito. Wala akong nakitang ano talaga literal na bagay, pero implied mayroon. Kasi napukaw ang aking guni-guni doon sa doon sa statement ba na the priests, however, were very few. Ibig sabihin, kumonti. No, kumonti yung naging interesado sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang implied na kasalanan dapat iwasan yung pagkawala ng interest for godly service. Kasi the priests are becoming few, kumonti. Okay? Tapos, another thing then is that siguro nakikita nila by observation na ang priest parang jack of all trades. Kasi kung titingnan mo nga dito, may nakalagay o ang kasama sa job responsibility niya, anong sinasabi ni Sister Jo? Babalatan ang burnt offering. Di ba? Parang ano yun? Sa abatador, pupunta ka, parang abatwa ang ano mo, ang gawain mo doon sa ano, doon sa temple. So, ano din, yung over the years in serving the Lord makikita mo talaga kung sino yung mga servant eh, sino yung naglilingkod talaga na walang reklamo
pag sa paglilingkod ko talaga sa Panginoon, dapat ano, walang reklamo kahit itong uring trabahong ito na ano, yung pagbabalat ng, sabi nga yung pagbabalat ng skin, sinabi nung ano, sinabi nung executive, sinabi nung mama ay ano, sinabi nung mama daw, lumipat na ako doon. I mean, sinabi nung tao na kailangan daw ay I mean, sa instruction na kailangan magbalat din sila. So there are so many people na parang lack of servanthood. Tapos, another thing din is that kaya nag-few ang mga priest. And then even if the priests are there, kung titingnan niyo po yung pinaka-last statement, anong sinabi doon? For the Levites had been more conscientious in consecrating themselves than the priests had been. Ibig sabihin, kung i-compare natin yung mga priests na dun sa present and then siguro a little bit of parang mga older priests, parang wala nang lacking of sincerity na doon sa purification requirement ng temple. So kasalanan yun in the very first place. For us then, as we serve the Lord, kailangan, whenever we are serving Him, papunta pa lang, in preparation pa lang, lahat na preparations nga. Kaya nga, naririnig natin lagi sa mga statement ng mga kapatid natin na hindi madali mag-prepare ng sermon, hindi madali mag-prepare ng line-up ng song, hindi madaling mag-prepare ng speak, hindi madaling mag-prepare ng pati quiz, kasi kailangan mo talaga ng guidance ni Lord. By way nga po, na kapag binigyan ka ng responsibility ni Lord, if you are a servant of God, from the moment na binigyan ka nga ng responsibility, yun yung moment na ano yung, lagi ka nang nagsisik kay Lord. Lord, ano yung gusto mong ipagawa during the time. So, meron talagang tinatawag na conscientious na preparation, naging sincere, naging meticulous sa pag-prepare. Pero, by observation in the past, lacking of sincerity, especially in the compliance with the temple regulation. So, yun ang nakikita natin na kasalanan na dapat po natin iwasan based sa scripture. Unless kung may violation, mayroong objection, Your Honor, may we proceed? May we proceed na po sa second, doon na po tayo sa promise to claim? I believe so. Di ba po, napakalaki ng task kung titingnan natin. Tinan nga natin yung pangalawang statement dyan. So the relatives, the Levites, helped them until the task was finished. Kung titingnan mo talaga pala, yung responsibility sa church as a whole, yung trabaho sa church as a whole, malaking trabaho. Sige nga. Ang church kasi nasa kanya lahat eh. Nasa kanya lahat ang ministry eh. Diba? Sa hospital, nandyan. Nandyan yung pang-funeral, nandyan. Pag-isinilang, nandyan. Pang-kasal, nandyan. Problema ng pamilya, nandyan. Lahat nandyan, kinukover ng church. Pati marriage, kinukover ng church. Lahat ng iyon. So, ang laking task talaga. Now, in this very specific task, nung sinabi, pagbalat ng mga ano, mga burnt offerings, ang laki ng task. Kaya nga kailangan na lang tumulong, maghingi ng tulong. So, if united, this is implied again, the task, no matter how heavy it is, will be accomplished just in time. Kasi, hindi mo mamamalayan kapag nagkakaisa ang mga anak ng Diyos, nagtutulungan dun sa pagtratrabaho, ang mangyayari talaga ay ma-accomplish ang task. So, unity ang susi. Okay. Next, please. Okay. Ito naman, nakita ko yung word na help dyan sa ano, no? So, their relatives, the Levites, help them until the task was finished. Now, while talking po dito is that I believe so na bago ka tumulong doon sa temple works,
may yung temple requirements na consecration kailangan mangyari doon din doon sa mga tumulong, although tumulong lang sila, I believe so kino-consecrate din sila kasi yung implied isang implied pa dito is that yung willingness to help na although they knew na baka may parusa because they are not being consecrated. But ang nakikita natin dito is that I believe so implied din na yung mga priests kinonsecrate din yung mga relatives nila bago tumulong. Okay, nandoon na yung being helpful, nandoon na yung willingness to participate, pero the priest also did their duty to consecrate those people who participated. Hindi ko siya naisulat kasi while thinking about this one, dumating siya sa sasakyan na ay oo nga, siguro kinonsecrate din nung mga priest, yung kanilang mga relatives bago pinatulong doon sa loob. Parang tayo lang din na bago natin siguro i-orient muna natin how they are going to do it. Kasi without orienting, baka mawala din sila doon sa kung paano gago. So willing, being helpful. Tapos yung word na consensuous action, it became symbolic to me because kung ano yan, kung iyong i-describe into the literal sense, ano yan, very thorough, very meticulous na paggawa. So, may mga pamantayan kasi. And yung mga pamantayan na yan, I like that because it speaks order because God is a God of order. Another implied is that willingness to do what the world interprets. Ano nga yung nasa baba? Hindi ko mabasa kasi. Interprets. Ah, interprets as mean jobs. As mean jobs. Job. Okay. So yung mga tao, they don't care what the people are going to be saying unto them. Na para, ay, pumunta lang pala kayo ng temple para ano lang, maging matador. Matador ba tawag? Yes po, matador. Maging matador. So they don't care about it, but they just being so willing to do. Aside from them being relative, they have that kind of it. Attitude to adapt na po tayo. Being helpful by heart. Kasi may mga tumulong pero may nagagrumble afterward. So dapat talaga willing, helpful by heart. And added to that, yung willingness by heart also. Tapos, another implied is that yung nakuha ko yung word na consensuous, tayo din, kapag nag pray tayo sa Panginoon, na mag-desire tayo sa Panginoon na to become holy, dapat may progress. And whatever we are going to do, may little bit of improvement. Kaya ang isang implied na nice kong bigyan ng emphasis is that always employing certain level of progressive development sa ating spiritual life. Dapat may pagbabago, may improvement. I mean, the way we also present even our lessons din, hindi dapat yung static lang. Dapat may improvement pa din. No? So, that's it. And lastly, Now, ang nag-strike talaga sa akin dito is yung consensuous. I mean, for the Levites had been more consensuous in consecrating themselves than the priests had been. So, ito yung very striking sa akin when I read this one. Kaya nga, gusto kong bigyan ng diin yung knowledge and principles to live by. And I believe all of us naman do have the kind of desires to become holy. Many times lang we fail. I mean, many times din yung mga attempts natin na hahaluan or parang na-overcome ng mga situations sa buhay.
Ito yung dapat tandaan natin. Coupled with our desires for holiness comes the intention to make a stand in making it happen. Dapat kasama tayo doon sa proseso na mangyayari talaga yun. Similar with what was emphasized in Revelation chapter 22 verse 11. Let the one who does wrong continues to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do. Hindi ko na nababasa, Sister Jo. Let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Yeah. Yun yung ine-emphasize natin na let us make it happen. So, itong ginagawa natin ngayon, ito yung nag-comprise sa last two phrases dyan sa Revelation chapter 22. Verse 11, let the one who does right continue to do what is right. And to those who, paraphrase ko na lang, who is doing holy things, continue to be holy. So, yan lamang po. Okay. Ay, Bible quiz na. Yan, hindi ko tinignan. Yung saglit lang, binasa ko pala yung Judges 10. Yung parang hindi tapos si Jephtha, ano? Opo. Detail. Oh, parang meron pa siyang 11. So dapat hindi yan kasali sa question. Madali lang, pastor, ang question. Okay. Sige. Question number one, who is Gideon? A, judge and military leader and prophet, a very strong and powerful king, an actor, or very weak king. Letter A. Siyempre, nasa judge tayo. The judge. Judge letter judge. A. Judge, letter A. Letter A po. Thank you. Number two, what did Midianites do to Israelites? A, they oppressed Israelites and ruined their crops. B, went for mass movies together. Letter A yan, little obvious, letter A. Ay, grabe man yung may ginawa nila. May sumugod pa ng binyan, ewan ko na. Saglit, grabe man yung ginawa nila. Imagine na yung Department of Agriculture ng Israel, very alive during the time, pag nagtatanim, umabot ng gasa yung pagdadamage sa kanila. Tapos, dinadala yung mga camel, pamihira. No. And true okay. Or false? When Israelites were troubled by Midians, they called out to the Lord. True. True. Pag nagkamali pa kayo, ewan ko na. Number four, the angel of the Lord came to Gideon. He said, the Lord is with you, Superman. The Lord is with you, mighty warrior. The Lord is with you, weak man. The Lord is with you, my servant. Letter D. Mighty warrior. Oy, pero dito ha, titingnan natin. Advance si Lord mag-isip, no? Kasi ang feeling ni Gideon dito, ano, he's weak eh. Oo nga. 'Di ba? Ano, meron siyang problema sa personality. Sabi niya, I am the least of the family and if we are going to become mighty warrior, where is this na. Story? Ay, sorry, sorry. Okay. Gideon replied to the Lord and told his problem that I am strongest in a strongest army. Sorry, I need no help from you. I am doing good. Or see, my clan group is the weakest and I am the weakest in the family. Sinagot mo na, pastor. Letter C. Hindi siya nakita. Letter Oo, C. Letter C po siya. Number Nahabag six. Ng tanong. Maiksi lang. What did Gideon do to the altar of Baal? Okay. Destroyed it in the night because he was afraid of his family and townspeople. Yeah. Yes. B, destroyed in the afternoon because he was afraid in the family and townspeople. Or I letter think, C. I think ano yan, madaling araw. Doon, letter A. Lang yung night, afternoon, at saka morning. Letter A. Ano sagot mo ate?
Hindi ko nabasa yan. Letter A, kasi gabi, kasi Letter A. afraid Yan siya. gabi. Kasi takot siya, Afraid di ba? siya. Takot siya, di ba? Sisirain niya Oo yung nga pala yung templo ng character. ano eh. Ng templo. Okay. Number 7. If you will save Israel by my hand as you have promised, letter A, I will place a wool fleece. Letter B, I will place an offering for you. Letter C, I will place goat for you on the rock. Or letter D, I will make a tent for you. Obviously, nang sagot niya. Sinabi niya to sa angel. Hindi. Okay. Sa angel. Na Opo yan. huwag ka mo nang umalis. Opo. Di Ah, ba meron siyang ano? mag-o-offer mo na siya, di ba? Yes, I will place a wolf flea. Hindi, Hindi, di ba yung wolf flea, offering ano pa yan siya eh. eh. I will Mamaya place, assign yun yung yon. condition niya, di ba? Yun yung Assign condition yon niya na. na, Oh. yung condition niya. Di ba, hindi mo na to doon sa mga signs, hindi mo to humingi ng signs. Na yun, pastor. Pipa Ha? yun. Yan na yun, Mahingi? yan na yun. Ayun na Yan yon, na maghingi yun. na siya ng sign. Oh. Oh, Hello, hindi yun. I wala will na yung place a wolf, offering. please. A wolf, Wala please pa, na, ano, pastor. letter A. A wolf, please. Oo. Oh. Hindi kasi yung Ayan, una, dalawa na ano. naman. Yan Okay. yung Dalawa. naghingi na siya ng sign. Oh. Hindi kasi Oh, nung but una, ano, sabi, huwag ka mo nang umalis, mag-o-offering mo na ako. oh, Okay. what were the two things Gideon asked Lord to show him as a sign if you will save Israel by my hands as you promise? O letter Dalawa B? lang ngayon, baka magkamali B! tayo. Letter B. B! At saka ano, yung pangalawa pa. Oh, yung pangalaw, yung wet pa, pastor. Balikta rin naman niya. Okay. Okay. C. Number 9, why did God tell Gideon that he had too many men in his army? Letter A, the losses would be too great in defeat. Letter B, there weren't enough provision for the many men. Or C, Israel would become boastful. Letter C. Then, after that they had blown their trumpets, what were the men to say? Dharma. Or the sword of Israel and Moses for the Lord and for Gideon. Letter C. Letter C. Madali lang yung choices ko, ah. Obvious Oo, naman. Yung ulang mga except. 11, what did Gideon ask for to the men of Sukkot? Nasa Sukkot na tayo. Ano yung unang-unang hiningi nila? Soldiers to Bread. help them. Bread, meat, food, water, and shelter. Parang bread, no? Bread. Bread. Ate, sagot mo. Hindi ko na ano nadaan. Bread lang, tinapay lang hiningi, very basic. Bread lang, bread. Tapos tumanggi sila, diba? Tumawat pati yung pinil. What did Gideon do to Seba and Salmuna? Made them slaves, slew them, put them in prison, shaved their heads. Letter B. Seba? Letter B. Pinatay? Pinatay. 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 Di ba yan yung hinabol ni Gideon? Tapos Oo. pinatay. Tapos pinakita niya doon sa mga taga ano, Sukot at sa Kapinil. Oh, sabi niyo ano ah. Hindi niya mahuhuli. May How many pagkahiga, years? naghihiganti din si ano, no? Oo, si Gideon. How many years did there is a peace in Gideon's lifetime? How many, kumbaga ilang taon siya nag-reign? 30, 40, 50, 60. Kaedad ko. 40 years. 40? Wow. Excuse me. SKP. 30 na lang. Number 14. Abimelech was given 70 pieces of this, with which he hired vain and light person. Gold, silver, brass, nail men. Silver. Letter B, silver. Silver lang siya. Silver lang po. Pero This grabe si Abi, person, si ano ha, si Gideon, ang daming, ang laki ng hininging gold doon sa ano. May 1,700, ano yun? Oh, gold. Oh, tuloy. This person, the youngest, was not killed because he hid himself. Sino yun? Si Benjamin, Joseph, Gideon, Jotham. Si Jotham, letter D. Jotham. Oo, si Jotham. Next.
After Abimelech, this man arose. Sino pagkatapos? Ah, yung Ayan. ito yung tumutula, tumutula siya, tumutula. Oo, tumutula siya, oo. Balagtasan. He judged Israel for how many years? Itola po. Kaedad ko din noon. 23, 37. Kaedad ko din noon, 23. 23. Galing ni Pastor ah. 18. After him rose, sino sumunod po sa kanya? Si Jair, Ananias, Akas, Timaeus. Si Jair. Ate Josie, guess. Mali si Pastor. Doon na lang tayo sa ano? Sa letter C. Ay, gayahin mo ako, Sister Jo. Si Jair. Si Jair kung sumunod. Ang memory ko sa mga pangalan. Ilang years siya nag-judge? Ay, kaedad ko dati yan. Ayan, 10 yan, 10. No, 22. 22 years. 22. Last question. The children of Israel did evil in the sight of the Lord by oppressing the poor, stealing tithes and offering, worshiping false God, becoming proud all and meek. Letter, ano? Letter C. Letter C. Worship. Letter C po, ya? At dahil dyan, tapos na po tayo. Ay, wow, bilis. Grabe. Hindi kagaya nung pa-exam ni ano ni Mayor dati. 40. Ayan, so i-wrap up natin. So, bilisan din po natin ang ating pag-discuss. Discuss ang time na sa Philippines. It's already 1:18 in the morning. So, it's Independence Day. So, ikaw, 126 na tayo sa bansa natin. And we understand na it was also through the Americans wherein in 1898 we obtained our liberation from Spain. And isa sa mga napakahalagang contributions ng mga Americans sa ating bansa is the educational system. Kaya nga, yung educational system meron tayo ay pattern talaga sa Amerika, pati yung pag-i-English natin. Kaya, huwag nang kabahan, Sister Badet, na mag-English dahil pattern yung education system natin sa Amerika. Kaya English lang tayo ng English. Yeah. So, press na po natin. It is entitled A Messiah's Mixed Reign. I-press pa po natin uli. And we can read the life of a Messiah. Meron po siyang mga cross-references. Pwede natin siyang mabasa sa 2 Kings chapter 14 verses 1 to 20 at saka sa buong 2 Chronicles chapter 25. Press natin. And the hierarchy ng ating pong king na pag-uusapan, siya ay anak ni sino yung tatay na? Si Joash. Si Joash. Sa baba pa po siya, nakita natin kung sinundan po natin dati-rati ang ating mga kings. Nasa king po tayo ng Southern Kingdom, which is Judah. So from David up to him, nakikita po dyan ang hierarchy ng family tree ni Amazon. Press please again. Makikita din po natin sa next. Okay, I want Sister Jo to read this. This is somewhat like a very disturbing narrative about him. 2 Chronicles 25 verse 2, he did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. Nako, no? Pakikita natin, not wholeheartedly. Now, this time around, we are going to define the word wholeheartedly. Iisipin po natin ang negative or the opposite meaning of it. So, yun yung exact situation ni Amaziah when he was serving as a king and at the same time as a religious leader sa Judah. So, what does it mean, wholeheartedness? Press again. Galing siya sa salitang, tuloy natin si Sir Joe. Full
Open-heartedness involves showing complete sincerity and commitment, which is expressed in the Hebrew word shema. Shema, I think na-discuss na natin yan during the last meeting. Yes. Ang Shema, ang pinakabuod niya talaga is worship. Tuloy natin ang pagbabasa. Shema in Hebrew, the word shema means hearing, but also the effect of it, which are taking heed, being obedient, and moreover, doing what is asked. So, ang ibig sabihin, yun, di ba tama si James na we are not just simply hearers of the word, but but doers of the word as well. So dapat, pag-uwi natin sa bahay talaga ay may epekto sa atin yung salita ng Diyos. Yung kung ano napakinggan natin during preaching time, may epekto sa atin, sa ating pag-uugali and the whole being. At doon tayo dina-judge ni Lord yung ating devotion sa Kanya, yung Shema. Okay? At yun po yung measure din ng pagiging wholehearted person natin, devotion natin sa Lord kapag na-attain na natin yung ganoong state of our spiritual life that we are really devoted unto God. So, hiningan tayo ni Lord na dapat wholehearted talaga tayo, no? So, in our evaluation kay Amaziah, later on, mapa-found out natin na si Amaziah, alam niya ang law. Alam niya ang law ni Moses eh. And at the same time, he became like an instrument at some point in his life na, di ba kung titingnan natin, the first mission of a king, newly installed king, is to put, to implement justice. Kasi ang kanyang tatay, ina-assassinate. Tama. So, pumasok siya sa kingship, sa throne, inassassinate ang tatay niya. So kung inyong titingnan, even in our government, in the Philippine government, during the time that President Corazon Aquino assumed the office, wala talaga siyang, ang una talaga niyang ginawa na parang ang nakafocus talaga siya na talagang pananagutin yung kung sino pumatay sa asawa niya, di ba? Yun yung ginawa niya. And marami pang iba. So that was like the practice even in other forms of government, especially nag ang sinundan mo ay ang ama mo at saka pinatay, no? So yun po yung unang gagawin mo. Pero si ano naman si Amaziah, he knows the law na hindi mo pwedeng pananagutin ang tatay sa kasalanan ng kanyang anak and vice versa. Kaya mababasa natin dito sa narrative ng Chronicles na ang pinarusahan lamang ni Amaziah ay yung mga direct person na nag-assassinate sa kanyang tatay, which is the right thing. Pero medyo alarming ang narrative sa 2 Chronicles chapter 25 verse 2 na alam niya yung law, in-implement niya yung law, pero may narrative siya na sinasabing but not wholeheartedly. So pwede pala yung nangyayari pala yung mga ganun na may mga nagsasalita siguro ng word of God. Yet, the narrative will still say na he is not wholeheartedly walking in the Lord. So parang alarming ito. But let us see. And whether sa example natin kanina, we are entering into the book of Judges. Nasa chapter 10 na po tayo. Minsan hinuhusgahan natin si Amaziah that he is not wholeheartedly devoted to God. Yet, we have to go back into our hearts a little bit later. Whether at some point, ano ba yung mga bagay na at some point hindi tayo wholeheartedly devoted to God. Press please. Okay, yun ang title natin, The King Who Sold Half-Hearted. So there are three episodes sa buhay ni Ahaziah. The first episode, yung tinatawag natin, the earlier reign. The second one is yung Judah's war with the Edomites. And the third one is Judah's war with Israel.
kung titingnan natin dito yung pangalawang events sa reign po ni Amaziah, parang they are having war with their brothers, taking into consideration ng mga Edom galing kay Esau, and then ang Israel din nasa Northern Kingdom, kamag-anak din nila, pero they are waging this war. Let us press. Let's begin with number one, and let's go. Let's give the chance, Sister Fe, to read next, please. Liit. 2 Chronicles 25:1-4. Amaziah, king of Judah, was 20 years old when he became king. He reigned in Jerusalem 29 years. His mother's name was Jehoadah. She was from Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. After the kingdom was firmly in his control, he executed the official who had murdered his father, the king. Yet, he did not put their children to death, but acted in accordance with what is written in the law, in the book of Moses, where the Lord commanded, parents shall not be put to death for their children, nor children be put to death for their parents. Each will die for their own sin. Sabi po sa Deuteronomy 24:16, parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for their parents. Each will die for their own sin. Yun yung narrative sa ano, no, sa 2 Chronicles chapter 25 verses 1-4. Kindly press again. So matatandaan po natin na parang si ano po, si Amaziah being 25 years old ay ano po, neophyte talaga. Parang kung titignan natin kung bachelor's degree holder siya, newly graduate lang, or parang inexperienced pa talaga when it comes to the world of leadership. So parang very youthful ang kanyang dating dito, kasi 25 years old pa lang siya. Pero galing po itong pangyayaring ito in the lowest point sa history ng Judah. Because in the very first place, anong nangyari, di ba po, ang kanyang great-grandmother, si Athaliah, ay minurder ang kanyang mga apo, at mabuti na lang ay si Joash ay napanatili dahil naitago siya. And, pero in the end din po ay dun sa kanyang paghahari, he was being assassinated, no? So na he was being installed to the throne after like a parang sudden ito eh, kasi kailangan mong mag-assume na sa leadership kasi monarchical siya eh. So yun po yung nangyayari. And then he is also facing the scenario where siguro yung military personnel niya is not that equipped, kaya ang unang ginawa niya ay talagang inequipped na yung mga military personnel niya at naglagay siya ng mga sundalo. And after securing all those sa kanan niya pinarusahan, pero by pronouncing judgment, he is observing the law of Moses. So he is knowledgeable sa batas ni Moses, na kung sino lang may kasalanan, siya yung kailangan paparusahan. Press, please. Okay. If we are going to consider the preliminary acts of Amaziah, parang he has really the potential of being a good leader sana. Okay? But titingnan natin, paano ba sinabi ng 2 Chronicles chapter 25 verse 2 that he is not wholeheartedly serving the Lord. Let's go to Brother Ibis. Judah's battle against Edom. Sige po. Tuloy. Judah's battle against Edom. Press, please. Okay, Edomites are the descendants of Esau, twin brothers of Jacob. Jacob, who was also called Israel, was the ancestors of the Israelites. Hence the name, both Esau, hence the Edomites and Jacob. Hence,
Israel, ano ibig sabihin nun? Hindi ko na, parang naguluhan ako. Who was also called Israel, was the ancestor of Israel. Hence the name, both Esau, hence the Edomites, and Jacob, hence the Israelites, traced Okay. their ancestry to Shem. Tapos This sinabi may... natin, parang sinasabi natin, hint, mga concluding, ano siya, mga concluding statement. Nagpo-progress siya, and then concluding statement siya. Okay, so in that sense po, dahil may assignment tayo by next meeting, sino ba yung mga Edomites today? So let's just have a sharing I by nominate next. Sister Josie for that. Jordan, dalawa. Jordan. Dalawa na ang ano niya, dalawa na assignment niya, no? So, okay, who are the Edomites today? But I would appreciate din sana kung makita natin yung ano, yung progressive development of their civilization, kasi sabi sa anong yun, Britannica Encyclopedia, na there is like certain point in the history na parang ang kanilang lahi parang nag-diminished in history, especially after the death of King Herod. So, yes po. In the last assignment na binigay mo sa akin, yung Petra, where the Bible is Sela, that is found in Jordan. Mm-mm. So, yung mga Edomites. And there was actually a prophecy in Ezekiel that they are going to be diminished also, kaya pero I believe so, may mga ano pa rin yan, may mga natiling remnants pa din yan. Pastor, yung kasi yung prophecy niyo, di ba nag-flourish talaga sila, kaya yeah. nagalit talaga yung Panginoon sa kanila na nagbigay siya ng prophecy na talagang yung sabi nga nila, yun yung fortress na pinagmamalaki nyo. Walang Peter, magiging, ano yan, hindi siya magpo-flourish at saka hindi siya magiging tirahan ng tao. Parang yun ang okay. So that would be our assignment. Pero may appointment na agad galing kay Mayor, na kay Sister Jo din ito dapat mahufol. So, kasi hindi pa naman siya mag-exam next meeting. So, matagal pa. Kaya, additional assignment natin. The first one is, yung paano ba natin i-interpret kapag sinasabi ng Word of God na to this day. So, dapat ma-clear natin yan. Okay, next please. Okay, tuloy natin, Brother Ivy. Mahaba-haba siya. Pre, ah. Sorry, Pastor. Nagtuloy-tuloy. Asa na? Ito, tama pa. Oh yeah. Balik mo na sa 5. Parang mabilis ang ano. Okay. Yan na. Okay. Verse 5, Amaziah called the people of Judah together and assigned them according to their families to commanders of thousands and commanders of hundreds for all Judah and Benjamin. He then mustered those 20 years old or more and found that they were 300,000 men fit for military service, able to handle ROTC. Oo nga, ROTC, no? Able to handle the spear and shield. He also hired 100,000 fighting men from Israel for 100 talents of silver. Mm-hmm. Gumastos siya, no? May private army siya. Okay. Nag-hire pa siya, Pastor. Sa Northern Kingdom, okay. Yeah. But a man of God came to him and said, Your Majesty, these troops from Israel must not march with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the people of Ephraim. Ah, bakit? Even if you go and fight courageously in battle, God will overthrow you before the enemy. For God okay, may has... may enemies, may ano siya, 'di ba? Nag-hire siya ng ano, ng tao. So ibig sabihin, binayaran niya kung balik nga tayo, magkano binayad niya? Matatalo pa rin siya. Ano? Magkano binayad sa kanya? 100,000. He also had 100,000 fighting men. Oo, he hired 100 talents of silver. 100 talents of silver. Okay, press again. Tapos may prophecy na huwag mong pasalihin. Oo, pasalihin dahil matatalo ka ng kaaway mo.
Oo, kasi sabi nung tapos ano sinabi niya? Amaziah asked the man of God, but what about the 100 talents I paid for this? Businessman ano, businessman. Oo nga, yung Sabi. bayad ang inalala, no? Yung bayad. The Oo, man of yung God guidance ni replied, Lord. yes. Okay, yung guidance ni Lord wala. Okay, tuloy Yes, natin. the man of God replied, the Lord can give you much more than that. Siguro So kung we're titingnan nga naman natin, 'di ba? Kung nagbayad ka na, makihinayang ka, 'di ba? malaki Oo yun, talaga, kasi pasto hindi mo ha. naman mapapakilabangan sila. 100 Oo nga. talents. Kumbaga yung ano 100. mo, yung in-invest mo, walang mangyayari. Walang mangyayari Pero doon sabi naman, kasi ibabalik ng Panginoon. pero kung titingnan mo yung ano, yung large amount na pinakawalan mo and then mapapawala lang, mawawalan lang ng ano. Siguro nung hinire niya yung mga troops from Israel, hindi siya talaga nag-seek ng guidance. No? Hindi siya nag-seek ng guidance from above. Kaya yun yung nangyari. Okay, tuloy natin sa verse 10. So Amaziah dismissed the troops who had come to him from Ephraim and sent them home. They were Ah. furious. Yes, pastor. So, nakinig siya, pastor. Nakinig siya. Nakinig siya pero nag-reason out muna. Yes, they were furious with Judah and left for home in a great rage. Amaziah, well, nag-reason out siya, pastor, pero it's the same. Maybe I will do the same. I think every one of us will do the same or ask the same. So they were furious with Judah and left for some in a great rage. Amaziah then marshaled his strength and led his army to the valley of Sod, where he killed 10,000 men of Seir. The army of Judah also captured 10,000 men alive, took them to the top of a cliff, and threw them down so that all were dashed to pieces. Okay. Okay, meanwhile, the troops that Amaziah had sent back and had not allowed to take part in the war raided towns belonging to Judah from Samaria to Beth Horon. They killed 3,000 people and carried off great quantities of plunder. Ah, okay. Ito na yung ano, ito yung narrative about their war against the Edomites, ano. I mean, umabot na din sa sukdulan that God instructed them to wage war, although mga kapatid ito sa by blood, pero umabot na din sa point na kailangan na din silang lupilin kasi yung kasalanan nila umabot na din sa sukdulan. Pero before naman, hindi, di ba? Pero in this narrative, makikita natin ang intervention ni Lord na kailangan, di ba, wag isama yung Israelites na mga sundalo because God is no longer with them. So you're going to be Lord. masatalo kayo. So in the very first place, nakinig naman siya, pero later on, in the very first place, nag-refuse siya considering the money which he invested, pero later on nakinig naman. Matitingnan natin paano si suportahan yung Yes. 2 Chronicles chapter 25 verse 2 na not wholeheartedly. Titingnan nga natin. Can Silipin you pa natin. open the Okay. Ito commentary na lang yan eh. So press na natin. Same. Okay, ang same na commentary na din. Press na lang natin. Okay. Ito na yung pivotal event. Ano nangyayari? Punta tayo kay Sister Badet. Sister Badet. Yes po. When Amaziah returned from slaughtering the Edomites, he brought back the gods of the people of Seir. He set them up as his own gods, bowed down to them, and burned sacrifices to them. So ito na yung sinasabi sa 2 Chronicles chapter 25 verse 2. Ito na yun, may turn. Okay? Press again. Then The anger of the Lord burned against Isaiah, and he sent a prophet to him who said,
Why do you consult these people's gods, which could not save their own people from your hand? Okay, press again, verse 16. While he was still speaking, the king said to him, "Have we appointed you an advisor to the king? Stop, why be struck down?" So the prophet stopped but said, "I know that God has determined to destroy you because you have done this and have not listened to my counsel." Yun yung nangyayari, di ba? Medyo sarcasm nga mag sinasabi na kinorek na nga siya ng prophet. Ang nangyari pa, may sarcastic pa na sinasabi na, "Have we appointed you as an advisor to the king?" Pinatigil niya, hindi niya pinakinggan. Although noong unang narrative of him during the time that they are going to wage war with the Edomites, ay nakinig siya at some point, and during the start of his reign, nakita naman natin na in-implement na yung batas ni Moses. Pero nakikita natin na after the accomplishment, after the victory, ano nangyari? Makikita nga po natin that on the later part, naging mayabang si ano, si Amaziah. In fact, pinaringgan nga siya nung hari ng Israel, especially when he sent a messenger to Israel na let's meet and then let's fight. Sinabihan siya na, "Is it because that you won the battle against the Edomites that you are bragging such kind of accomplishment?" So dito na natin nakikita na mayroong change of heart, but not for the better, but for a worsening situation ng kanyang kingship. Let us press, please. Ito din po ay the commentary. Press again. Okay. Thank you. Let's go to Brother Ramil, number 3. Judah's battle against Israel. Press again. Tuloy natin, Padre Ramil. After Amaziah, king of Judah, consulted his advisors, he sent this challenge to Jehoash, son of Jehoahaz, the son of Jehu, king of Israel. Come, let us face each other in battle. Press again. Hanggang 20 siya. But Jehoash, king of Israel, replied to Amaziah, king of Judah, "A thistle in Lebanon sent a message to a cedar in Lebanon. Give your daughter to my son in marriage. Then a wild beast in Lebanon came along and trampled the thistle underfoot." This again. "You say to yourself that you have defeated Edom, and now you are arrogant and proud. But stay at home. Why ask for trouble and cause your own downfall and that of Judah also?" Amaziah, however, would not listen, for God so worked that he might deliver them into the hands of Jehoash, because they sought the gods of Edom. Ayan. Natalo din pala yung ano, natalo siya. So kung babasahin natin itong commentary dito, the battle of Israel, no longer listening to the prophet of God, he consulted other advisors and then sent a challenge to the king of Israel. So Joash of Israel replied with a warning. He told Amaziah that he was full of boasting because of his victory over Edom and would surely lose his kingdom if he persisted in this attack against Israel. So, dahil sa kanyang kayabang. indeed, nakikita natin na natalo nga siya. No? Judah would be defeated because they had worshipped
the idols of Edom, and that is somewhat like a punishment. Amaziah was captured by the enemy and was taken back to Jerusalem. So the men of Israel broke down a large section of the wall surrounding Jerusalem and entered the city. Press please. So yun po yung dalawa yata. Press please again. Yun yung nangyari kay ano kay Amaziah. Now one of the parang saddening truth about his reign is that wala nang masyadong significant event na nangyayari sa kanyang buhay. Although, itong pangyayaring ito is only like halfway of his leadership. Itin na natin na ano yan, 29 years or 14 years ng kanyang leadership because nabuhay pa siya ng remaining 15 years. Pero parang very sad na masasabi natin na parang ang remaining years of his reign uneventful. Kasi kung kasama mo si Lord, puro ano yan, may mga significant event talaga nangyayari. Pero as a sort of punishment perhaps unto him, kaya naging uneventful ang kanyang paghahari. And that also speaks of the condition of his heart na God was not pleased in him. But I know that with that extension of another 15 years, God might have been giving Amaziah a reason for him to repent at some point. Pero ano, parang hindi pa din. No? So let us see what happened next. Okay. Now, let us have a point of reflection sa mga tanong na ito. Sabi dito, have you ever made a boast that you could not fulfill and then been confronted by someone about your empty boasting? Can you remember that humiliated feeling? So parang ganun din siguro ang nangyari kay Amaziah. But let us also check ourselves. Perhaps dumating tayo sa puntong iyon. Press again. So we will now direct our attention to the idea of the imperfect heart. Punta tayo ngayon sa ating heart. Baka ano yan, may mga imperfection na kailangan din nating huwag tayong blame lang ng blame kay Amaziah. Huwag tayong judge ng judge kay Amaziah about it. So let's go now to the lessons that we are going to be learning from him. I think we have three. Press please. Let's begin with Sister Jo, number one. An imperfect heart clouds judgment and confuses motives. Okay. Maliit yung scripture. Let me read. Amaziah asked the man of God. Yes po. Pwede naman po. Amaziah asked the man of God, but what about the 100 talents paid for this Israelite troops? The man of God replied, the Lord can give you much more than that. Mm-hmm. So, pa-explain konti. Kasi actually, yung naman niya, di ba? Yung sabi niya, di ba, tinanong niya kagad pa paano yung binaya niya. Mm-hmm. Yung kanyang, yung heart niya was never there in the first place. It was mas bibigyan niya ng kahalagahan yung, parang, yung pera na naibigay niya imbis na yung kasi pag imperfect heart mo pati judgment mo at saka yung motive first place talagang hindi na rin sila hindi na ano at pag sinabing cloud di ba pastor hindi mo makita yung talagang clouds kung mga sunod na babahiran hindi ng motibo mo kung ba't mo ginagawa yun. Pag hindi tama yung ito mo. And in the very first place, dahil ang ating ngayon, ang ating buhay ay nag-revolve doon sa monetary aspect, ganito tayo eh. Mas pinahalaga yung pera.
Oh, ganito tayo eh. Nagbi-blame tayo especially kapag ano, na-wrong tayo ng transaction, 'di ba? Na hindi pa nakalooban ni Lord. So mas ano natin na bibigyan ng value yung value ng pera kaysa direction ni Lord. So doon tayo minsan ay nai-stumble sa mga bagay na iyon. So kaya nga minsan sinabi ko, ang pagpapatawad pala ng ibang kapatid ay napakamahal because dahil lang doon sa dahil doon sa situation na nangyari ay up until now may sigalot pa din, kaya may selective pa din na pagpapatawad, kumbaga. So that is the thing na nangyayari. So pero nakikita naman natin yung progress na especially po nung ano nung May 25, talagang binisita yung bahay ng mga dating taga JCM, and right now they bravely post on Facebook even if there is an order to be cautious about posting, especially if they are associated. I mean, if the post involves our faces, sabing bakit but ganun ang restriction. Sabi na, pero no, this time around, these people are very bold to post those pictures with us. Okay, let's go now to number two, Sister Faye. I mean, lesson two, an imperfect heart lacks gratitude. Sabi po sa Second Chronicles, ay nawala. Saan na, Pastor? Sorry po, may napindot ako. Tama po yan. Second Chronicles, while he was still speaking, the king said to him, have we appointed you an advisor to the king? Stop, why be struck down? So the prophet stopped, but said, I know that God has determined to destroy you because you have done this and have not listened to my counsel. See, I think this is the same prophet also talking to him or giving forewarning at the start of his waging war with the Edomites, and eventually because of his and of him being an instrument to give guidance to Amaziah, it led to the victory against the Edomites. And the progress of the events is showing unto us or giving us a narrative na parang nakalimutan na niya yung ginawa ng prophet. Nakalimutan na yung contribution ng prophet. No, in fact, binantaan pa niya. Di ba tama, Sister Jo? Correct. Binantaan pa. So, masyadong walang gratitude. So, ang an imperfect heart lacks gratitude. Kaya nga po ay tayo din lagi natin i-examine ang buhay natin, especially kapag ano po, kapag lagi na lang, I mean, nagiging ano tayo, naging discontented tayo sa mga bagay-bagay. In one of the devotional reading that I had is that yung ano daw sa story, di ba sa mga mag-asawa na sabi nung istorya is that yung asawa daw ay parang she is worried na ang ihanda naman daw niya na pagkain during the time na Wednesday na kasi ano isda uli nag-isda na kasi nung Monday pati nung Tuesday nag-isda pati nung Wednesday mag-isda na naman sila, and then pagdating nung asawa na sinabi niya na I know that we have been eating fish all these 3 days, but this is the only available food that we have here at the moment kasi na-busy din siya. Sabi ng asawa ng lalaki na, sabi na, to have a food on the table is already enough. So, kapag siguro tayo, hindi na naging sensitive doon sa mga pag-appreciate ng mga blessing, we are having like a situation na yung puso natin is also being surrounded with the ingratitude spirit, at kaya kailangan i-develop natin ang pagiging
mapagpasalamatin sa anumang bagay sa buhay natin. And that includes everything. Even pagsubok, ipagpapasalamat. Yes. Okay. Lastly, kay Sister Bernadette tayo. Sister Bernadette. Sister Bernadette, nakikita. Naka-mute siguro siya. Okay, Brother Evic na lang. Lesson 3, perfect heart refuses. Sige po. Oh. Second Chronicles 25:17. Yes po. After Amaziah, king of Judah, consulted his advisors, he sent his challenge to Jehoash, the son of Jehu, king of Israel. Come, let us face each other in battle. Come on. Okay, di ba? So, although binigyan siya ng counsel that don't pursue it, pero hindi siya nakinig. No? Hindi siya nakinig. So, that is, dangerous. Medyo dangerous na yan sa mga sarili natin pag umabot na tayo doon sa hindi na tayo nakikinig. Right sa, very dangerous na yan. And take note po, pati po mga pastor, may mga ganong pag-uugali. Eh, lahat naman tayo, pastor, we have imperfect heart, di ba? Imperfect heart. Pero itong very specific na situation na ito, na parang, I counseled pastors. And minsan, ayoko nang magsalita kasi i-overpower kanya ng reason. Oo, nakikinggan ko na lang. Alam niya yung Bible, ano? Parang... Hindi din. Alam niya yung scripture, pero may personality problem pa din eh. Yung pag, especially kapag pumasok yung arrogance. Yes, arrogance. Parang si Amaziah mismo, alam din naman niya yung law eh. Pero imperfect na. So dumating talaga ang punto na, okay, pakinggan ko na muna siya. Pag natapagod na siya, ayun, saka na ako atake. Kaya lang, sakit na lang tingin ko. Kaya tayo, yung nire-refer mo, siguro din yung mga nakalagay sa Bible, feared by na. Yung talagang sarado na. Refuse talaga to sound counsel. So lahat na lang ng sasabihin mo puro may reason siya. Okay. So let it be. So ayan. So hanggang doon lang po tayo ngayon and tayo ay mag-close in prayer. Inindot ko yung screen. Pumunta din doon sa announcement. Balik natin, closing prayer natin kay Sister Fe. Sige po, mag-closing prayer tayo. Heavenly Father, we thank you, we honor you, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Pinahintulutan niyo po, Panginoon, na makapag-aral kami muli at makasama kami, Panginoon, sa Bible study na to, Panginoon. Lord, ingatan niyo po si Pastor Jun sa kanyang pag-uwi, Panginoon. I-bless niyo rin po, Panginoon, sila Ramil, sila Padet. Ganon din si Ate Josie, Panginoon. Father God, kung naman po, Panginoon, ang pangailangan ni Ate Josie, kayo pong mag-provide, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong gabi sa pag-aaral namin, Panginoon, na natutunan namin, Panginoon, itong pinag-aralan namin, Panginoon, ay maalala namin sa tuwi, sa araw-araw namin na buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa naging example na kay Amaziah, Panginoon. Huwag mo namin siyang tularan na hindi siya wholeheartedly, Panginoon, na nagsiserve sa iyo. Salamat po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Papress. Yan, yes, so papress pala nung ano. Well. Okay, sige po. Kayo muna. Yes.
Ayun. Press again. Ay, meron palang announcement. Yung pala Oo, yun. nandyan yung ano, nandyan yung ating schedule next meeting. Okay. Okay, press again. Next week ka. Join fellowship 10:30. Okay. Pero kaya lang wala kaming t-shirt, biglaan yung announcements mo. Eh okay lang na wala t-shirt, wala lang, walang problema. Eh mag-fellowship tayo next time. Ano na lang, color na lang, by color. Oo. Okay. Pwede, pwede man kayo na ano, no? Pwede kayo isang song. Si Badet daw kakanta. Ah, okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Press, press, please. Accept. Si Kendra, pastor. Ah, si Kendra, okay. Si Kendra. No problem. O kasi yung mag-special number yata kasi ngayon, parang... Kasi magkikita, magkikita kami Sabado na. Eh. Okay. I mean, yung ano yata, yung... No problems. Yung ano, kasi ang magpipresentation din ata, dalawang kids din. Sila, sila lang magpipresent. Kaya okay yan, perfect si Kendra. Saka si Leon. Sili, at saka si Leon. At saka, ano ni Leon? Tutugtog na lang ang Gakuskos family. Gakuskos. Gakuskos family na. Okay. So, ilang oras ang biyahe from papunta sa inyo? Ano, 2 hours daw and 1 minute. 2 hours and Kailangan okay, press please. Okay, iyan po yung ano, nasa compound po tayo. Kung titignan natin yung mapa from Canad Giant Hospital. Giant Supermarket hanggang Canad Hospital. Ano yan? 2 hours one. Ba? Saka one minute, no? Kung mag-kotse naman, 1 hour and 51. 51. 2 hours pa din. 2 hours pa din. Siyempre, okay, pastor, may mga stopover yan. Oh, siyempre, magkakape. Press flip pa din. And then, yan yung hitsura ng Canad Hospital. Ah, diyan mismo. Okay, hindi. Sa compound tayo. Pagka pa, yun yung entrance niya. Press again. Press again. Ayan, yun yung sa loob. Press again. Diyan, diyan. Oo. And then, ito pong itong ano itong Canad Hospital ay yung compound niya very disciplined. Ibig sabihin, isa lang ang entrance nila. So ito yung pinaka-entrance. Walang nakalagay na entrance yan pero ito yung pinaka-entrance. So bawal bawal din na para magkumpul-kumpul pagdating natin doon, pasok and then magla-line up na tayo punta sa ating center which is called Bethany. Yun yung lugar natin, yung room natin. Bethany. Okay, press again. So, ito na yung pinaka-compound niya. No? So, ito yung sa left side, yung Canad Hospital. Yung pinaka-entrance nasa right side pagkapasok natin. May mga parking spaces naman marami. And during the morning service naman is available ang parking for all of us. And may internet po doon kaya we can live, we can put the ano po, the program live and we can also invite Sister Jo to join us sa Zoom. Ano oras yan, Pastor? 10:30 in the morning. 2:30 sa'yo, ate. Parating Sister Josie sa Friday para makasama. 2 o'clock ano? Dadating Saturday 'yon. Ate, dadating ka daw dito. Oo. Pwede. Pwede. Okay. Okay, okay po. God bless everyone. God isang bless kanta you. From JCA. See you. Picture good daw, morning. Happy picture pala. Happy Independence Day. Who is independent? Madet, ikaw na kumuha. Independence Day. Yung pangalan ng independence is wala na. Hindi ano ba? Na, ba? Hindi na feel dito sa Pilipinas. Hindi na feel? You're not independent anymore. You're independent. Wala na. O kasi no. Pati daw mayor ng ano, mayor ng Catanduanes, sa governor pala ano, Chinese din. Oo. Tapos din nagpatayo sila ng port doon eh. Ang Catanduanes, ano 'yan, Sea Island 'yan. Yung governor doon Chua. Yung vice governor ganun din. Puti ng China, grabe no.
Ano-ano? Ang Pastor na government ng kabanatuan, patakbo din ng China? Oo, maraming Grabe. ano, ang katanduan is, naalala ko sinabi ni ano ni Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, sige, sabi niya, kalabanin natin ng mga ang China. Anong gagawin natin pag nanalo tayo? Ano ipakakain natin sa mga mga Chinese? Yung kinalala niya. Ay, no. Okay po. See you. God bless. God bless po. Bye-bye. Mabuti na found out yan ngayon, ano? Ano po? Na, mabuti na found out, Your Honor, mabuti na found out yan ngayon. Eh, ano po, eh, kasi nagtataka sila yung mga estudyante, ang dami ng marami ang anong parang yung visa na na-issue yata is around 1,500 tapos around 400 to 600 doon lang sa anong yon sa parting yon sa Catanduanes. Parang yung majority is there ng mga Catanduanes? estudyante. Ay, Catanduanes talaga? Catanduanes ba yun? Ano bang ano yun? Basta probinsya eh. Probinsya sila. Eh, check sila ngayon ng ano ng immigration. Kaya ang ano na ang inaano nila is dapat merong ano may cell site ng immigration there, double check kung sino yung mga anong yon, kung valid ba yung mga taong yon ng mga Chinese na nag-aaral daw kuno. Kasi magaling man tayo sa English kasi kaya doon dito nag-aral. Oo naman. English spoken ng dollar tayo. Sakali ba mga Korean marami din? Marami rin po. Pero ang number one na tourist natin dito is Chinese during that time. Marami din ang issue. Sige po. Okay. At saka meron pa pala yung ano nga yung sabi ni Sherwin Gatchalan pala nung na lumalabas na bakit hindi na nasilip ng AMLA yung 10 billion ano yata 10 billion pesos pa nung pinagawa nung building? Ah, yung pinagawang building na ano. 10 billion peso ba o dollar? Ano yun? Peso yung siguro. Sorry, hindi naman pesos. Siguro dollar. Eh, yun naman, yun nga, ang inaano nga doon, ang problema doon, local government eh. Dapat yung local government muna nag-check ko ano yung mga building na inaano doon. Pero, pero papasok kasi yun sa ano? Papasok kasi yun sa ano Foreign Currency Deposit Act, di ba? Dapat ah, chine-check nila. Yung Monitoring Act ba yun? Ano tawag doon? May tawag doon eh. Kapag ano ka nagpasok ko ng malaking pera. Money laundering. Oo nga. Pero may isang word. Anyway, yun na chine-check nila na ano. Kasi katulad nga ni Mayor Gao, maraming ano. Hindi parang masyadong shady yung kanyang ano. At saka ang yaman niya, ang salin, ang laki. Correct. Eh yung tatay pala niya nasa China, may business niya sa China. Kumbaga sa na ano nila, a proof of ano citizenship. Anyway, let us see. Okay, sige Your Honor, i-cut na natin ang ating session ngayong gabi. Yes. Next time ulit. God bless.